pine trees, hamog, sundot kulangot, presa. Ilan lamang yan sa mga naglalarawan sa napakaganda at napakalamig na syudad ng Baguio City. Handa ka na bang makinig sa mga kwento ng pambansang tenga ng Pilipinas? I-like mo na muna ang page na ito at i-share at i-like ang video na ito. Because on this episode, we will know and discover more about the summer capital of the Philippines, Baguio City, only here in Discovering Philippines. Alam naman nating lahat na kapag pumatak ang buwan ng Pebrero, there's no place like Baguio City. Dahil na rin sa isang napakapopular na kapistahan, ang Pista ng Panagbenga o ang Baguio Flower Festival. Ang kapistahang ito ay ang taunang kapistahan sa lungsod Baguio na idiniraos sa buong buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki dito ang kasaganahan ng mga bulaklak sa Baguio, gayon din ang mayamang kultura nila kung kaya't ito ay dinarayo taon-taon ng mga turista. Ang salitang panagbenga ay may kahulugang panahon ng pagyabong, panahon ng pamumulaklak. Tatak nito ang magarbong kaayusan ng bulaklak, sayawan sa kalye, flower exhibit, paglilibot sa hardin, paligsahan ng pag-aayos ng bulaklak, maniningning na pagsabog ng mga paputok at marami pang iba. Pero wait, there's more! Alam niyo ba na ang Baguio ay itinatag ng mga Amerikano noong 1900s bilang isang bakasyonan sa panahon ng tag-araw sa isang nayon ng mga ibaloy na dating tinatawag na Kafagway? Ginawang summer capital ang lungsod noong ika-1 ng Hunyo taong 1903 ng Philippine Commission at idiniklarang lungsod ng Philippine Assembly noong ika-1 ng Setyembre taong 1909. Ang pangalang Baguio ay hango sa salitang ibaloy na Baguio nang ibig sabihin ay lumot. Tinatayang nasa mahigit kumulang sa 1,500 meters o 5,100 feet ang taas ng lungsod na naaayon para sa paglaki at pagdami ng mga pine trees at mga halamang namumulaklak. Hindi maitatangging ang Baguio City ay isa sa pinakamagagandang lugar dito sa Pilipinas para sa mga nagbabakasyon at ito din ay ang tinuguriang City of Pines. Alamin naman natin kung paano nagsimula ang Baguio Flower Festival. Noong taong 1995, ang abogadong si Damaso Banggawet Jr., dating direktor ng John Hay Management Corporation, ay bumuo ng ideya na magtatag ng isang kapistahan upang ipagmalaki ang masaganang bulaklak na matatagpuan sa Baguio, na sinang-ayuna naman ni Victor A. Lim, tagapamahala ng Basis Conversion Development Authority, at ni Rogelio L. Singson. Itinatag ang proyektong ito upang tulungan ang lungsod na makaahon muli mula sa pagkakalugmok nito noong 1990 Luzon earthquake. Sa pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon tulad ng John Hay Poro Point Development Corporation, dating JHMC, at mga voluntaryo na mahihilig sa bulaklak, nabuo ang Baguio Flower Festival. Ipinagdiwang ang unang linggo ng Flower Festival noong ika-9 hanggang ika-18 ng Pebrero taong 1996 sa komendasyon ng Resolution 007-1996. Mula noon, ang kapistahang ito ay naging pangunahing atraksyon ng lungsod Baguio na dinadayo ng libo-libong mga lokal at dayuhang turista upang matunghayan ang magarbong mga floral floats at street dancing parade. Noong taong 2001, ang dating isang linggong selebrasyon ay naging isang buong buwan na pista sa komendasyon ng Resolution 033-2001. Noong buwan ng Hulyo taong 2002, nabuo ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Noong umupo si Braulio Yaranon bilang alkalde ng lungsod, itinatag niya ang Baguio Flower Festival Association
At mula noon, ang dalawang organisasyon na ito ang punong namamahala na ng pista ng Panagbenga o ang Baguio Flower Festival. Ang dami pa pala nating matututunan sa napakalamig na syudad na ito ng Baguio. Kaya nga sana'y pangalagaan natin ito for us to keep the green green. Again, yan po ang mga kwento ng Pambansang Tenga ng Pilipinas, ang nag-iisang Kuya Lo. Join us for another episode, for another discovery, only here on Discovering Philippines. Please don't forget to like, share, and subscribe on this page.